Sa krus. Pagdating sa lugar na kong tawagin Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Thank you.
pag-aangat sa krus na pinagpakuan kay Jesus. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasamtaya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paglalagay ng rotolo ng pagkakakilanlan ni Jesus. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinilagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami pang mga Hudyo ang nakapagbasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuman kay Jesus. Sa palaran sa damit ni Jesus. Nang tumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus, ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Thank you.
paglahari ka na at sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo ngayon, isasama rin kita sa paraiso. Thank you.
masyadong rela-rela. Thank you.
Thank you.
Ah, sí, ¿verdad?